Alright! Once again, once more, welcome back again mga ka-metro to my channel! So for today's video, let's talk about the trending incident happened right now in social media, especially in TikTok and Facebook. That happened to Angelo Luis Marcigan, which is a TikTok or TikTokerist influencer, and with the Zara staff manager or their customer service that she had encounter with. Alright, so let's tackle and elaborate about this situation. Alright, so Angela Louise Marcigan is a trans woman, so definitely she addressed herself as a woman. So the story was, siya ay nag-shopping sa Zara Bgc, which is premier store of Zara. So na-encounter niya doon ay, nang makapili na siya ng items, siya ay pumunta sa fitting room for ladies section because she addressed herself as a woman because she is a trans woman. Then, with her sister, I believe, so dalawa sila ng kanyang kapatid na babae, pumunta sila sa fitting room for ladies section. Then a fitting room attendant approached her na need niyang lumipat or kailangan niyang lumipat ng fitting room doon sa men's section. Dahil doon daw yung panlalaki. Ang sinabi naman ni Luis ay, hindi ako lalaki, I'm a trans woman. Sinabi niya na trans woman siya, siya ay transgender, siya ay babae. So doon siya mag-fit, doon niya preferred mag-fit. Then, that time daw kasi ha, wala namang ibang customer, kundi silang dalawa lang. At in fairness naman sa fitting room ng Zara, malaki talaga ang fitting room nila. So, nangyari, hindi na siya tumuloy mag-fit. Dahil nga, parang disappointed siya. So parang na-feel niya na hindi siya belong or there's no inclusivity when it comes to fitting room for trans woman doon. So ang ginawa niya, ginamit niya lang yung mga na-shopping niyang items at nagbayad na lang. But that time, of course, in-approach siya ng isang section manager, I believe. Section manager, huwag na natin pangalanan kahit kakilala ko. Section manager, which is also a gay. So sinabi sa kanya na nakarating na sa kanyang concern, na-erase na sa kanya yung nangyari, then in-explain na sa kanya. Allegedly, ang sabi daw ng section manager ay, at the end of the conversation, ang sabi lang daw ng section manager ay, do I address your concern na po ba? Parang something ganon. Parang hindi daw kasi, ang hinahanap niya kasi ay yung sympathy or yung proper explanation kung bakit siya pinapalipat. Pero hindi niya kasi nakuha yun doon sa isang section manager. At bilang isang gay, hindi niya kasi naramdaman o yung simpatya, diba, doon sa nangyari sa kanya. Kaya na-disappoint siya. So ang ginawa niya, binayaran niya yung mga na-shopping niya, which is, I think madami naman yung na-shopping niya, at lumabas na siya. Sa loob, medyo composed pa yung sarili niya, pero for sure naisip niya, paglabas niya, na mag-rant in public, especially in TikTok and Facebook. Alright, so my insights for this are just like this. Isa-isahin natin, himay-himayin natin para doon sa part ni Luis at para din sa part ng Zara Management. Okay? So dahil nga, disappointed na siya, doon na feel niya na hindi na fulfill ng management ng Zara yung concern niya, nag-run siya ngayon sa social media. So, let's go to the scenario inside the store. So, dapat unang-una or before pa lang mag-fit si Luis or yung customer, dapat i-approach na ng fitting room attendant na ganito yung policy. At kapag naman nakapasok na yung customer at nakapag-fit na dun sa ladies section, hayaan nyo muna siyang mag-fit. Then, pagkatapos na lang or makalabas na siya, tsaka nyo pa lang siya i-approach na, hello po, ma'am or sir, we would like to inform you that we have house rules or policy that this is for only for ladies section or men's section only. I-approach nyo or ipaintindi nyo sa kanila ng maayos para of course hindi magalit or ma-disappoint yung customer. At least malaman nila kung bakit nyo yung sinasabi. The thing is, na-feel kasi ng customer, kahit ako sasabihin mo, ay ma'am, hindi po dito, dun po kasi yung panglalaki. Excuse me ha, sa Zara ka nag-work, so dapat alam mo yung house rules dyan. Hindi ka naman sa divisoria lang na parang mababastos mo yung customer. Dapat still in a nice way. Diba? I believe na sa Zara, very high ang training ground dyan because lagi kaming
Lagi kaming nag-role playing, pinag-uusapan yung mga customer complaint, customer problem. Sa pep talk or Japanese meeting, pinag-uusapan namin yan, may mga product knowledge. Or let's say also, especially kapag may mga special case like that, kapag mga trans woman or member ng LGBTQI, paano nga ba sila i-approach, lalong-lalo na sa pag-handle natin sa fitting room. Then wag na wag niyo nating hayaan na magalit yung mga customer. Buti nga hindi siya ganun eh. Kalmado lang siya, di ba? Sumunod lang din siya pagkatapos ang sinabi. Hindi siya katulad ng iba na nag-run, nagsisigaw, nagwawala dahil lang pinagsabihan mo, di ba? So, dapat maging lesson learned for us. Alright, so let's proceed sa scenario number 2. Dahil nga hindi nakaintindihan si customer at si fitting room attendant, so nag-proceed tayo sa section manager. Ni-raise ni fitting room attendant kay section manager kung ano yung nangyari. So eto na yung scenario number 2 na nag-uusap na si section manager at si customer. So as a manager, you have to feel the sympathy and of course mag-apologize ka muna kung ano yung nangyari. I'm very sorry for what happened or what you experienced right now. So let me tell you the house rules or the policy that we have. So ito dapat yung gawin, ito dapat yung mangyari. And of course, dapat iparamdam mo sa kanya na hindi siya yung totally mali. Explain lang natin para mas maliwanagan yung mga customer. Kasi hindi naman nila alam yung house rules, diba? So explain nyo lang ng maayos. For the meantime, wala pa po kasi kaming genderless fitting room, so the men's and ladies have different section area. So ganun lang, diba? So pag nagpumilit pa rin, sige ma'am, for the meantime, dahil wala pa namang tao or wala pa namang customer sa ladies section, dun muna kayo. But next time po, kapag crowded yung customers natin, we're not able to allow it. So ganun, basta kailangan ma-feel ng customer na belong sila, hindi sila mali. Kailangan kasi maramdaman ng customer na hindi nyo sila sinisisi, we're not blaming them na hindi nila pagkakamali yon, but we have to enlighten them. Explain natin ng maayos. Kasi kapag na-explain mo yan ng maayos, na kapag sorry ka, the magic word, mag-apologize tayo, then maiintindihan na yan. Para syempre hindi madadala, hindi nila ma-feel na, oh my God, I don't wanna go back again here, I don't wanna shop again because of what happened to me. Diba? So as you can see, nakalmado pa lang si Luis that time because hindi pa nagsisink in yung nararamdaman niya that time. So paglabas niya, doon pa lang nagsink in na feeling niya disappointed talaga yung nangyayari sa kanya at hindi siya belong dahil nga doon sa situation na ganap, doon sa fitting room attendant at sa management. Dahil nga, ang ginawa ng section manager ay hindi niya naiparamdam o naipakita habang kuusap niya yung customer. Parang sinabi na, do I address your concern na ba? Parang ganun, tinapos na lang with that. So ganun lang, kapag mag-handle tayo ng customer problem, make it sure na na-absorb or detalyado muna kung ano yung kinomplain ng customer. Don't ask the customer kung ano ba yung naging problema kasi lalong magagalit yan. Ano pa ulit-ulit? Sinabi ko nang sa staff kung hindi mo pa rin ba alam. So ganito lang yan. Yung first is, nasabi na po sa akin kung ano po yung naging concern nyo. So naiintindihan ko po. First, I'm very sorry, I apologize on behalf of my staff, or pwede rin yung staff pag sorry din for what happened. In behalf of that, we're very sorry. Then explain mo kung ano yung house rules and policies for much better, mas maintindihan ni customer kung ano ba talaga yung nangyayari. Because the customers didn't even know what's the house rules inside, diba? Kayo-kayo lang nakakaalam yan. So explain natin mabuti, maayos. And of course, i-end natin yan ng, again, sorry for what happened and I hope you come back again. Thank you for shopping with us. Something like that. So for sure, mabifeel na ni customer na part pa rin ako dito. I still belong with Zara. Diba? So I'm going back kasi natapos na that moment pa lang. And of course, kung tapos na yon inside the store, hindi na mapipili customer mag-rant paglabas niya or pag-uwi niya ng bahay. Di ba? Well, unang-una naging issue na to dati, way back, I think 3 years or 4 years ago, sa SM controversies because mayroon isang LGBTQI or trans woman na magsi-CR sana. Kung natatandaan niyo yung hashtag, I wanna pee. Magsi-CR sana sa isang mall. Pero in-approach siya ng hindi magandang in a bad way, in-approach siya ng isang maintenance or CR personnel, tama ba? Or let's say janitress, in-approach siya ni janitress na, hello po, hindi po dyan ang
panglalaking CR doon po kayo mag-proceed. So doon pa lang, syempre, naka yung look niya is pang babae, trans woman siya, tapos pinapalipat siya doon sa panglalaki. Pag pinalipat mo naman siya sa panglalaki, more on cubicle kasi yung sa lalaki area, so hindi niya alam kung saan siya magpupuesto dahil nga, of course, awkward din naman, very awkward talaga sa men's section na may katabi kang bigla na as in babaeng babae, tapos mahaba buhok, tapos doon siya ilihi sa cubicle or sa urinal area, di ba? So, naging issue yan kay SM, nagkaroon talaga at nagkagulo ang social media, but at the same time, na-close na yan dahil maganda ang solution dyan ni SM Malls and SM Store. The good news is, nagkaroon na ng genderless CR. Yes, genderless CR ang SM Malls and the SM Store. So, anong ginawa nila? Naglagay sila ng isang signage or sa PWD, nagkaroon sila ng signage for genderless. So, para sa lahat yon, merong then, separate pa rin yung sa men's section and ladies section. Yun naman yung magandang naging solusyon ng SM. And of course, hindi lang yan sa malls. Nagkaroon din yan ng genderless fitting room sa the SM store, which is SM store na ngayon. So, you will notice kapag magsishopping kayo sa SM store or department store, manonotice nyo na meron na doong genderless sign. Yes, that's for all gender. So, pasok doon ng LGBTQI. So, wala nang problema kasi sinolusyon na yan ng SM. So, dapat din ma-i-address na to sa lahat ng retail shop because all we know na ang tagal ng problema to. 21st century na po ngayon. So, dapat alam na natin kung ano yung mga hinihingi or kinakailangan ng mga customers, especially LGBTQI. And all we know that this brand is part of fashion industry and malaking percentage dyan ng fashion industry ang LGBTQI. Yes, most of them are designer, influencer, artist, and etc. Diba? So malaki talagang factor niyan. So dapat palang dyan, ina-address nyo na kung ano yung mga kailangan ng LGBTQI, especially dyan sa Zara. Diba? It's international brand fast fashion. So dapat my advice and solution for this is for near future, ay maglagay na po kayo ng individual or kung hindi nyo kaya mag-individual, ay i-convert nyo na po ang ibang cubicle for men's and ladies section. Doon na lang sa unahan ng cubicle, maglagay po kayo ng genderless signage. Diba? Para ma-feel naman ng mga LGBTQI na inclusive at belong sila sa inyong store. Sa ladies section, sa unahan ng cubicle, first cubicle or first two cubicle, maglagay na po kayo ng signage doon ng genderless. Para doon na siyempre mag-fit or doon yung i-advise ang mga trans woman or trans man, di ba? Ganon din sa men's section, maglagay kayo doon ng signage sa unahan. Huwag na po sa gitna or dulo para hindi naman na din sila makita ng ibang customer, di ba? Doon na lang sa unahan para hindi sila pumasok along the way. So ganon lang naman kasimple, di ba? It's again, it's a 21st century na, so dapat ina-address natin kung ano yung mga kailangan or needs ng mga customers natin at pag-aralan nyo kung ano-anong personality or gender meron kayo para na-address natin yan in the near future. Ganon. So sa part naman ng customer or sa part ni Angelo Luis Marasigan, I believe that you are a public figure, you are a counselor of San Juan Batangas and a father of Mayor Batangas. I believe, ha, na as a public figure, TikTokerist, or let's say influencer, himay-himayin muna natin. First is, you have to compose yourself kung mag-run tayo sa social media. Compose yourself, huwag muna tayong umiyak para yung emotion hindi natin agad maibuhos doon dahil nga yung side mo lang yung nasasabi mo. Diba? I mean, hindi kasi sa vlog na yon na ipinakita mo, hindi mo na rin na ipakita kung ano yung side naman ng kabila, which is sinabi mo lang kung ano yung natatandaan mo, remember? So, good thing, or let's say na sana na-i-vlog mo din yung conversation nyo with the fitting room attendant. Because kasi, and also the manager, because we don't even know what happened or what's the real scenario behind them. Ang sinabi mo lang, kung ano lang yung natatandaan mo after that. So, that time kasi is emotional ka for that moment, yun yung natatandaan mo. So, yun yung sinabi mo. Maybe, hindi ganun yung pagkakasabi, hindi naman
o tone down lang, or hindi mo lang masyadong naintindihan, hindi nag-sync in kasi hindi mo lang tinanggap kung ano yung policy nila or yung house rules nila. So, masama yung loob mo, ito yung sinabi mo. So again, if you rant in a social media and you're a public figure, you have to think that you have to inspire your followers. So the thing is, kung magsasabi tayo sa social media, make it sure na ganito. Ang gagawin lang natin ay mag-rant tayo, yes, na nangyari ng situation, kung ano yung circumstance na na-experience natin in the particular store. Then after that, don't forget, kunin yung side nila. Ngayon, kung hindi mo naman nakuha yung side nila, make sure tapusin mo siya ng meron kang recommendation. Because you have problem eh. Sinabi mo yung scenario, yung situation, the circumstances. Pero dapat at the end of the day, sabihin mo kung ano yung recommendation na dapat gawin nila or yung nakikita mo. Explain mo sa kanila na dapat mag-provide na sila ng fitting room nila, nang meron silang sariling signages, pwede naman sila mag-provide ng collapsible, diba? Explain nila yung house rules or kaya maglagay sila ng signage, something like that para mas naiintindihan. Pero wag mong sabihin na ito lang yung sinabi mo, nag-brand ka lang, in-open mo, in-end mo lang ng ganun. Parang open ending eh. So, badly, unfortunately, sa side naman ni Zara Management, hindi talaga sila nagsalita because they had to study pa. Kailangan nilang i-investigate talaga kung ano yung nangyari. So, diba? I mean, dapat lagi tayong may solution and recommendation for we to able to balance and neutral the situation because there's always a two sides of the story. Your side and the other side. Hindi pwedeng sayo lang. Hindi pwedeng ikaw lang yung panigan. What story behind that? So, diba? I think it's a lesson learned for both us and the retail shop na sa retail company, you have to address this kind of issues na sobrang tagal na, gawa na kayo ng paraan, gumawa kayo ng way because LGBTQI, to be honest, mapepera yan, magagaling yung dumiskarte, sila yung mga businessman influencers, talagang nagiging market ng mga RTW, di ba, ng mga international brands. And as a LGBTQI member, we have to, of course, reservation. Kendra! Sa tayo ng pusa ko. Wait lang yung pusa ka duman. Dapat meron din tayong reservation for us na yes, it's a 21st century pero hindi pa tayo ganun kaganap. Hindi pa nga na-approve yung soldier bill. Hindi pa ganun tayo kaganap. So dapat lagi natin meron tayong, hinuhold natin yung sarili natin, ah baka hindi pa talaga nila totally na-adapt yung ganito. Diba? Hindi pa tayo masyado ganun katanggap. Pero I think 80% diba, knowledge na yan ng mga tao ngayon, especially ng millennials and Gen Z. Alam na nila yan. But we have to have this kind of preservation for ourselves na okay, I do understand na hindi pa lahat merong fitting room for us or CR for us. So you have also understand that. Okay? Oh my goodness. Then of course, isipin din natin na bago tayo mag-rant sa social media, bago tayo mag-comments, isipin din natin na sa nangyaring to, sa situation na to, for sure, maraming naapektuhang empleyado. Alam naman natin na napakahirap maghanap ngayon ng trabaho, maraming natanggalan ng trabaho, na retrench, na furlough because of what happened right now, this pandemic. So isipin natin na yung magiging situation ng mga staff. Because, you know what, kahit manager yan, empleyado pa rin yan, binabayaran niya ng kumpanya. Hindi natin alam kung ano yung possibility na pwedeng mangyari sa kanila, di ba? And also, the depression, yung humiliation na matatanggap nila from bashing through social media, di ba? Doon sa mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari after this. But for me, kung ako yung lalagay doon sa situation nila, masakit talaga yun for me. Dadalhin mo yun, hindi yun mawawala ng for a week, baka i-handle mo pa yun ng matagal na matagal, di ba? Magkakaroon ka na ng trauma. Trauma sa'yo and trauma din doon sa mga empleyado ng Zara. Di ba? Alright, so gusto ko lang din i-share kung ano yung behind the scene o ginagawa namin as a former employee of Zara. Yes, nag-work po ako sa Zara ng 7 years. So sobrang tagal din. So gusto ko lang din sabihin kung ano yung part na ginagawa namin bago mag-store opening. So early in the morning, pumapasok po kami ng maagang-maaga.
So, from receiving of deliveries, or let's say, ilalatag muna namin yung mga folded items and then hanging items, then i-check namin, i-verify namin kung tama ba siya doon sa receipt. Pagkatapos niyan, i-unpack po namin isa-isa. Yes, with the opening team, i-unpack po namin yan ng mabilisan with time management. Kailangan from 30 to 45 minutes, matapos namin yan. Sobrang mahaba na yung 45 minutes. Matapos namin yan from unpacking, tanggal ng plastic, ng karton, paglalagay ng tag, ng hard tag, paglalagay ng price, conversion from euro to peso, kami pa rin po naglalagay niyan, tapos checking, then pagkatapos niyan, may sorting pa yan, then ilalagay na natin yan, ilalagay na po namin yan sa fitting, ay sa stock room, may kanya-kanya na lagay, kailangan mabilisan, tulungan ng lahat, then hindi pa doon natatapos kasi new collections, new items na bagong dating, kailangan pa namin yung isalpak sa kanya-kanyang department. Yes, ganun po. Hindi pa po kami natatapos doon. So, ang ending, sobrang pawis na kami at pagod na pagod kami bago namin harapin yung mga customer pagbukas ng store. Then, after nung deliveries, kailangan pa namin ng mag-role-playing. Yung sinasabi ko nga, meron pa rin po kaming role-playing about customer service, customer complaint na nangyayari. And of course, kapag may mga bagong items, ang ginagawa namin dyan ay product knowledge presentation, per collection niyan, detalyado, pinag-uusapan pa namin para we can able to present it well to the customer. So we give them product knowledge kung anong print, anong collection, saan siya inspired, and everything. So madami po kaming pinagdadaanan bago kami humarap sa customer. So pag-angat, dapat ng shutter, dapat well-prepared na ang lahat ng store, well-polished na, na-esteem na lahat. Then that's it. Kumwari, walang nangyari, but sobrang pagod po kami dyan. So, ganun po. Sobrang malala. Then, hindi lang kami nakatayo doon because ang hirap din ang situation sa fitting room. Naging fitting room attendant na rin ako sa men's section. Yung alam mo yung iba't ibang klase ng customer na mabaho, iba yung amoy, lalo na pag nagtanggal ng shoes. Pero, syempre, you have to absorb it or accept it lang na part yun ng trabaho mo. Tapos, sinisigawan ka, minumura ka, or may mga customer dyan, pag nagsabay-sabay, hindi nila nakuha yung size na gusto nila, magpapakuha sa'yo, takbo ka rito, takbo ka doon. At the same time, yung safety and security ng mga tao doon sa loob ng fitting room, kailangan mo i-handle yun. Sobrang stress po talaga. Then kapag runner ka naman, ikot ka dito, takbo doon. At pag hindi pa po doon natatapos, madalas po sa mga customers, iniiwan lahat ng pinaghubaran nila. Hindi nila binabalik. Oh my goodness. So, lahat kami niyan, ayusin pa namin yan, then, tsaka namin ibabalik sa proper place. Siyempre, isasanitize mo, i-other steam mo, or isprayan mo ng alcohol, then, tsaka pa lang siya ibabalik. Most of the time, ang daming nasisirang items ng mga customer. Kasi yung mga items, or merchandise na hindi kasya sa kanila, like dresses, pinipilit nila, dahil nga, so, ang dami pong damaged items dyan. So, yung iba, ni-repair pa yan. Kung hindi, binaback to head office na yan para lang maayos. Then what else, ano pang ginagawa namin? Meron din po kaming daily quota na kailangan, daily sales na kailangan ma-reach namin yon. May target din po kami na ginagawa dyan. Of course, assisting different kinds of customers. Yung haharap ka ng umaga, na pagod ka na. So, ang dami namin pinagdadaanan. So, kailangan din, meron kong regular customers na i-walk through, i-round through mo sila, ganyan, kung ano yung mga kailangan nila. Then, FYI, ang baba lang po ng sahod namin dyan. Above minimum lang po kami dyan sa Zara na hindi pa aabot ng 1,000 pesos per day ang araw mo. Tapos, yun, you have to accept that. That's part of your work, diba? You have to love it. Then, matututunan mo yan eh. Kinuwento ko lang po, at marami pa pong ibang nangyayari. Kinuwento ko lang po yung behind the scenes, yung ginagawa namin. For sure, ginagawa rin yan ng ibang retail store. Pero, mas mahirap po. Sobrang hirap po ng training ground ng Zara compare po sa iba. Dahil halos lahat po dyan ay ginagawa po namin at iniikutan namin yan. Sobrang hirap talaga. So, sinasabi ko lang to for you to able to understand what happening inside sa isang Zara store para makapagtrabaho ka sa Zara. Tapos, hindi lang kayo nagkasundo, meron lang kayong, di ba, hindi pinagkasunduan, irarant mo na agad sa social media na hindi nyo alam din na kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. Di ba? Lagi ko sinasabi na bago kayo mag-rant, bago kayo mag-complain, make it sure na isolve nyo muna na sa inyo palang masolve na huwag na natin idamay pa yung mga ibang tao kasi dami talagang naapektuhan kapag ganito ang nangyayari. As an employee, alam na alam ko yung pakiramdam na kapag kino-complain ka ng customer,
na gusto mo nang umuwi, gusto mong mag-walk out, sobrang napahiya ka, but at the same time, you have to handle it composed, ganyan, na kung wari walang nangyayari, mag-sorry ka, then, papasok na lang kami minsan sa cubicle o kaya dun sa pantry area, tapos iiyak ka na lang, ah, naalala patuloy. Yes. Ganun po, tapos pagkatapos mong umiyak, maging okay ka na, pasok ka ulit sa selling area, then kung ano, parang walang nangyayari, then ganun po. Ganun po yung situation namin doon, naiyak tuloy ako, naalala ko, oh my goodness. So, dapat piliin natin laging maging mabuti sa isa't isa. Diba? Because hindi talaga natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat taong nakapaligid sa atin. Yun lang na share ko lang. Oh my God, nasa tuloy ako. I think and I believe that this is the right time to address all the issues with LGBTQI because, of course, may mga sensitive, mayroon ding mga insensitive na ganyan. So, i-address natin kung ano yung mga maaaring maging problema pa in the future, di ba? So, tayong masyadong rant lang ng rant na may mga apektado din, di ba? Tahimik lang si Zara, hindi tahimik lang ang Zara management because they have to investigate, they have to look what, I think, what's the best for this. So, I think we have to close this issue na. And I believe na nakarating na to sa Inditex, sa headquarters ng Zara sa Spain because sumagot na si Zara, the verified account ni Zara ha, sa TikTok, sumagot na siya kay Luis na i-direct sa amin yung kung ano man yung concerns. And I believe, doon naman sa side ng Zara management, you have to address this concern. You have to refresh and reorient your employees about this kasi medyo sensitive to. Magkaroon kayo again ng role playing how to handle this kind of situation. So, di ba? For we can able to move further. So, hopefully, maging aral to sa lahat. At I think and I believe na maging mabuti tayo in a nice way, in a little way para sa lahat ng tao dahil hindi nyo alam, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin na maaaring maging epekto sa pagkatao ng kung sino man. So, again, kung meron kayong gustong pangsabihin or comments, suggestions, and ideas about this topic, please comment below so we can, you know, himay-himayin natin yung mga dapat pinag-uusapan natin, di ba? So again, if you do like this video, please like and subscribe to my channel. At kung ayaw niyo naman, it's okay, it's fine for me. Just comment your ideas and suggestions. Again, this has been Gio saying God bless and keep safe everyone. Then please be nice to everyone in that little way. Matutulungan niyo yung sarili niyo at makakatulong din tayo sa kanila. Okay? Mas piliin nating maging mabuti araw-araw. Amen, amen. Thank you so much. This has me, Gio, again saying God bless everyone and keep safe. Laban lang tayo, guys, fighting for everyone. Thank you. God bless. For more videos, please subscribe below here. Thank you.